Ito ang henerasyon ko. Aggressive. Self-centered. Medyo narcissistic. Sometimes we're entitled. Pakiramdam ko, it's a misunderstanding of what we want and what people who are of my generation want. Bata pa lang ako, gusto ko na pagdating ng panahon, mai-represent ako yung bansa hindi lang sa local, kundi sa mga international, katulad ng SEA Games, ng Asian Games, at syempre yung Olympics. Gusto kong mag-aral. Regardless kung saan school, regardless kung anong course, ang importante magkaroon ako ng diploma at the end of the day. I've always been a small town kid. I enjoyed it. Simple yung buhay, simple yung mga tao. Ang buhay ko lang naman talaga nun mag-basketball. Sabi ko nun sa kaibigan ko, bro, one day, I'm going to be DJ Sarazzo, sportscaster. I fell in love with radio. I was decided then that this is what I'm going to do. Yung dad ko, in-influensyahan niya ako. Kasi wala naman talagang atleta sa pamilya namin. Parang basic surviving skills lang din na matuto kang lumangoy. Dahil laking marikina ako, may undoy sa amin. Malaking tulong na alam namin kung paano iligtas yung sarili namin kung sakaling magkaroon ng sakuna. Suntok sa buwan na lang siya nun eh. Kasi nag-inquire na ako dati. Ang sabi nila, hindi ako pwede makapasok sa UP. Radyo, showbiz. Kailangan connected ka, alam, may kakilala ka. Kailangan you have a family that's already in there. Ako, obviously, I was not connected whatsoever. I didn't know anyone at the radio station. Pero as I was able to prove myself, little by little, I had done 3 years of radio for Magic, going back and forth from literally a different region in Luzon. Not sleeping on a bed, falling asleep on some stranger's shoulder on a bus. I did that for 3 years. Since lumaki ako sa mundo ng swimming, yung pa ako medyo malambot talaga siya. So nung pumasok na ako sa mundo ng triathlon, kung saan merong bike tapos tatakbo ka pa after, doon na ako nahirapan kasi nga dahil sa sobrang lambot ng ankle ko, pagtakbo ko, napunit na yung tendon ko. I face a lot of discrimination. People will look at you from head to toe and then they're gonna smile. Sometimes they're gonna call you names. Parang it's kind of a lesser individual. Pwede namang katutubo or pwede namang aeta. I almost gave up a few times and they said that, you know, you're likely going to get it because you've been performing so well. It's just that we can't hire you right now kasi ang layo mo eh. Tapos ako ng high school 2004. Pumasok ulit ako ng college like 2010. Ang laki ng gap. So ano yung stock knowledge ko ng high school? Wala na. I admit, I have my difficulties in math. But then again, you know, as typical an average student, maybe you just have to continue. Tsagayin mo lang. Nung tumatakbo ako, masakit siya. Pero hindi ko na lang siya ininda kasi nga, mas nananaig pa rin sa akin yung kagustuhan kong manalo at may representa yung Pilipinas sa laban na yun. My last day going to the radio station, I was returning some things. They sat me down and they said, Nico, are you still open to taking the job? I said yes before the sentence finished. Sabi ko, yes, yes, 100 times yes. Nung tumatakbo ko, wala naman ako talagang naiisip, kundi masaya lang talaga ako kasi nai-represent ako yung country. Pagtawid ko ng finish line, nung nalaman kong ako yung nanalo, sobrang saya kasi alam mo na lahat ng pagod, lahat ng training mo, lahat ng sakripisyong ginawa mo, lahat yun nagbunga. Tapos, nadala mo pa yung Pilipinas. Right now, I am a part-time teacher or lecturer sa University of the Philippines, Clark, or Diliman Extension Program in Pampanga. I teach for community psychology. Yung role ko ngayon sa henerasyon namin, siguro maging instrument of hope. Kahit ganito lang yung ginagawa ko, nakaka-inspire ako ng maraming tao, lalong-lalo na yung mga millennial na katulad ko. It's me, you know, part of giving back. To at least, you know, to extend para for awareness, to share my struggles and yung conditions namin mga aeta. Not just the aeta, but including any other indigenous communities.
Now, I'm celebrating a full decade on the radio. I'd like to be able to be one of many voices that maybe bridges that gap between generations. If you're able to do that, you're able to help people from both generations understand each other better. Ikaw, ako, tayo, sama-sama sa REDvolution.